selama proses jadi itu boleh saya tidak terkata gawa ini to Panginoon ng araw ng pag discipleship Panginoon Lord alayin po namin ng Diyos na ang gabi nito Panginoon ay muli maging mabunga Panginoon na mga aralin tungkol sa iyong mga salita Panginoon. Alayin po rin po namin Panginoon ang aming mga kasamahan na hindi pa naka-join Panginoon. Sa anumang kadahilanan Panginoon ay kayo patuloy magpaalala sa kanila Panginoon. And Lord, I-pray na kayo po ang patuloy na maglagay ng puso Panginoon sa bawat isa sa amin ng pusong nais matuto Panginoon sa mga salita at puso rin po Panginoon ng may pagsamba Panginoon sa iyo. Lord, as we dedicate Panginoon sa iyo ang gabi nito, yung aming pag-aawitan Panginoon ay amo Lord ng iyong pangalan ng isang patuloy na may tataas namin Panginoon sa aming mga puso at isipan Panginoon sa iyong kapurihan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And bow down at your feet, oh Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare to you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. With your presence, there is fullness of joy. Search for all eternity.
else can touch my heart like you do. And I could search for all these stories you are and find something like you. I could search for all these stories you are and find something like you. I could search for search for all eternity to love and find there is no like you. There is no like you. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. There is none like you, O God. Ikaw ang Diyos na maasahan. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi marunong magpapabaya, lalo na sa kanyang mga anak. Ikaw ang Diyos na napakataas din ang standard na hindi naman namin kayang abutin sa aming sarili, kundi sa pamamagitan lamang sa banal na Espiritu sa aming Panginoong Jesus. Yan yung Panginoon na sa gabing ito, hilingin muli namin ang iyong karunungan, ang iyong wisdom para sa bawat isa, lalo na sa iyong lingkod, upang tunay na maunawaan namin at magamit namin sa aming buhay kung ano man ang aming aralin sa gabing ito. Kayo po, Panginoon, ang magpadala ng mga kapatiran namin na sumama na hindi pa nakasama sa meet na ito. Kayo po ang magdala sa kanila sa meeting na ito. Salamat, Panginoon, bawat isa na naririto. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, Tay. Nalis natin. Kininita. Yan. Palmer John, si Gemma, si Chris, sino pa ba? Si Edward, si BJ. BJ ba, kasama si Desto, si Edward. Ay, well, ikaw ba yan, Des? Opo, nag-construction pa si Edward. Pauwi pa lang yata. Construction, ha? Ano yan? Arawan o Pakyawan? Pakyaw. Charot, hindi. Doon sa bahay nila. Ang nga. Makati, Tay. Pauwi pa lang. Opo. Okay. PJ, kasama mo si Jemima? Opo. Okay. Okay, so, sino pa ba? Tulibas, si Jing Tulibas. Andiyan pa ba? Yan ba si Jing Tulibas? Yes. Good evening to all. Yan. Ang dapat. Bumati ka. Okay? Ganda pa naman ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon, kagaya ng makita ninyo dyan sa presentation ni Chris, ay tungkol sa intercession or mediation. Okay? So, pag-aralan natin, ano ba talaga intercession? Okay? So, ang ating mga questions, tatlo ang ating question, ba? Dalawa. Tatlo ating question. Ang unang question is, what is intercession? Baligtarin ko kaya. Yan. What is intercession? Ano ba ang intercession? Tapos, pangalawa, ay, pangalawa, what do you know about it? Ano bang alam mo sa ngayon? Ano bang alam mo sa ngayon tungkol sa intercession? Tanong nga kaya ako. Jing, what do you know about intercession? Yes. Okay. Ano ba? Anong alam mo tungkol sa intercession? Ito po ay ano po, namamagitan po. Namamagitan. Very good.
And that, pangatlong question ay, what do you do when you are interceding? When you intercede, anong ginagawa mo? Ano ba talaga ginagawa mo? Anong kahulugan ng ginagawa mo when you are interceding? Okay, ito yung mga question that we will try to answer sa ating discussion ngayong gabi. So kung masyadong mapahaba tayo, maaaring ikakat ko na lang siya and then itutuloy natin next week. Okay? So somebody has to take note of the time. Limit lang natin sa mga 45 minutes siguro para hindi masyadong mahaba. Hindi tayo mahirapan mag-upload. Okay? So, para sa ating mga passages, ito yung mga passage natin. Meron tayong main passage, yung Ezekiel chapter 22, verse 30. Kabisado mo ba to, James? Pakibasa nga, James. Ima, pakibasa nga yung Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Humanap ako ng isang taong makapaglagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod. Sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita. Aha. Matindi yung Tagalog na yun, ah. Anong mo, James? Anong kunting explanation diyan sa passage na 'yan? Ibig sabihin, si Lord ay naghahanap ng somebody na pag ibinuhos niya yung kanyang puot ay mayroong nag-standing in the gap para mapigil o mapigilan yung kanyang pagbuhos ng puot kahit isa lang daw, sabi niya. Pero sabi ni Lord, wala daw siyang makita. Ayan. Okay. Okay. It reminds me nung nangyari yung sa Sodom and Gomorrah, no? Nung ibubuhos na niya ang kanyang puot sa Sodom and Gomorrah. Mayroon namang tumayo. Mayroon namang nag-stand in the gap kay Abraham. Pero talagang wala eh. Talagang simot ang Sodom and Gomorrah. Simot talaga. Ilan lang. Isang pamilya lang ang natira. Isang pamilya lang ang natira na matuwid. Okay? Next passage. Babasa mo ba yan, Ann? Hebrews 7:25. Ann? Hebrews 7:25. Awit lang po. Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people, that is, their brothers, even though their brothers are descended from Abraham. At 25 pala, mali. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Yan, okay? Pakitaliwanag ng konti yan. Sabi niya, sa passage na ito, sinasabi niya doon na
kaya niyang iligtas completely yung kung sino yung who come to God sa pamagitan niya, kaya niyang iligtas yung lumalapit sa kanya. Okay. And save them completely. Opo. Because he always live to intercede with God. Opo. Next passage. Romans 8:26. Ito, naano na natin, ating nabasa rin natin to sa ating last two meetings. Chris. Romans 8:20. The Holy Spirit helps us in, for example, we don't know what God wants us to do. The Holy Spirit prays for us which cannot be explained. In anong version ba tong ginamit mo, Chris? NLT po, Daddy. Ay, hindi ko pala. Ang NLT. Sa NIV, saka sa ibang version, ang ginamit doon yung praise, intercedes for us. Ang ginamit dyan. Okay, so, NLT lang ang gumamit na praise. Okay, so anong pagkaunawa mo nito, Chris? Ano mo dito, Chris? Paki kunting liwanag. Sabi, kumbaga, nasabi po, for example, sabi niya, for example, God wants for, then hindi natin yung will ng Lord for ang tamang word doon? Kung ano yung, parang will po ni Lord. Tama po ba? Hindi natin alam kung ano yung mismo gusto ni Lord na ipagawa sa atin or sa atin. Pero yun nga po, yung spirit, siya yung kumikita. Yun. Siya yung nagpe-pray for us na hindi daw kayang ma-express ng words. Parang ganun. Okay. Next passage. Meron pa bang next passage? 1 Timothy. Chapter 2, verse 1. This. 1 Timothy 2:1. This. 1 Timothy 2:1. I urge you, first of all, to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Okay, pangkunting liwanag. Ayun tay, sinasabi po dyan na tayo bilang mga nakakilala kay Lord, tayo mag-intercede dun sa mga hindi pa, wala, kumbaga parang wala pa sa kanya, at kumbaga parang tayo yung mamagitan para dun sa mga wala pa. Okay. Okay, so welcome natin si Brother Omen, Sister Christy, saka si Rems. Okay. May passage pa ba, Chris? Yung minor passage? Other passage? Yung other passage, Isaiah 53:12. Okay. Isaiah 53:12. Jing, Tulibas. Yes. Isaiah 53:12 with konting paliwanag. Isaiah 53. Wait lang ha. 53. Dahil dito, siya ay aking parangalan, kasama ang mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyong binigyan sa pagkakas. Diba? Binigyan sa pagkakas.
Kapon na magsakit at kuna namin sila'y patawarin. Okay. Konting paliwanag. Parang sinabi dito po na ano, nang nandoon po yung pagkusang loob na binigyan niya ang sarili, sabi ni Lord, diba? Sa parusa. Sa nang masasama na inapon niya yung kasalanan na hindi naman dapat narapat sa kanya. At hindi na namin pa na tayo patawarin. Okay. Yung pag-ako ni Kristo sa kanyang sa kasalanan natin at ang sa English, sinabi pa nga dito sa NLT, interceded for rebels. He bore the sins of many and interceded for rebels. Rebels. Okay? Some passage pa? First Timothy 2:5. Sister Christy, First Timothy 2:5. Sister Christy, First Timothy 2:5. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Okay, kunting paliwanag. So, ang sa pagitan po ng tao at ni Jesus, ang ating Panginoon, ang Panginoon, siya yung mediator natin. Okay. One God and one mediator who can reconcile God and humanity. So, Jesus Christ is the mediator between God and tao. Yeah. Check. Dapat ito tayo mga ano na tayo mga matured na tayo. Assumption is mga matured na tayong lahat na nandito. Dapat matitake na natin 'yun ha. There is only one mediator between God and man. So God saka tao, isa lang ang mediator. Isa lang yung nasa gitna. Si Kristo lang. Bakit ko pinagkaabalahang i-explain ito kasi mayroong ano I came across isang teaching na so between God and man Christ, di ba? But between Christ and man mayroon pa. Between Christ and man, mayroon pa. Sino yun? Sino yung sinasabi nilang mediator between Christ and man? Maria. Ha? Yan. Si Mother Mary. Oh. Mother Mary. Nilagyan nila ng Mother Mary between man and Christ. So bago tayo makarating kay Kristo, kailangan dumaan tayo kay Maria. Kaya nga ngayon, ang turing kay Maria doon sa grupong yan ay co-redeemer. Siya ay katuwang ni Kristo sa pagliligtas sa mundo. Okay? Hindi ka maliligtas kung hindi ka dadaan sa kanya kasi hindi ka tanggap ni Kristo. Sooner or later, maroon din tayong makikita na noon yan na marunong maglalagay na naman sila ng mediator between man and Mary. Wala nang katapusan yan. Dahil nasimulan na. But there is only one mediator between God and man, between man and God. Yan ay si Kristo lang. Wala in between. Tandaan natin yan, ha? Kaya we have to spot, dapat kita natin kaagad ang kapalpakan noong itinuro. Okay? So, Christ is the only mediator between God and man. So, yun po yung mga passage natin.
Definition. How do we define intercession? How do we define intercession? Okay? Okay. Una. To beg or to plead in behalf of another person. Magmakaawa ka, ilapit mo in behalf of another person. So, mayroong isang judge. O, sabihin na natin, basta mataas na tao, may pwesto, lalapit ka sa kanya para ilakad yung isang tao na pinagmamalasakitan mo. Na nais mong maligtas, nais mong mabigyan ng hustisya. To beg or to plead for another person. May mga sinasabi ang Bible, may mga verses sa Bible na nagbibigay ng definition for intercession. Okay? So, biblical definitions. Next, Chris. Okay. 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Anong sabi diyan? Nabasa na natin yung kanina. Okay, nabasa na natin yung kanina. Anong sabi niyan? 1 Timothy verse 1. Dahil nga si Kristo yung mediate, nagmi-mediate diyan, okay? Dahil tayo nga pala diyan ay inaanyayahang mag-pray, mag-intercede diyan sa passage na 'yan. Okay? Ang sinasabi diyan na tayo yung makikipag-meet sa Diyos. Okay? Ang word na ginamit diyan ay to meet with or makikipagtagpo. Tayo ang makikipagtagpo sa Diyos in behalf of other people. Makipagtagpo tayo. Makipag-date tayo sa Panginoon para sa Kanya. Next verse. Jeremiah 7:16 at saka Jeremiah 27:18. Sabi niya, ang definition dyan na ginagamit is also to meet with or to come between. To meet with or to come between. Next verse. Romans 8, 26 and 27, tapos 34, Romans 8, 27 and 34, at saka Romans 11, verse 2. Ganon din ang sinasabi dyan. To meet with in behalf of another. To meet with. So, ang biblical definition, ang gamit sa Bible, sa mga passages sa Bible, is really to meet with. Pero meron tayong isang magandang definition coming from Joy Dawson. Si Joy Dawson, tingin ko siya itong asawa ni nung isang author ng libro na si Dawson. Anong sabi ni Dawson? Intercession is praying as directed and energized by the Holy Spirit for others. Okay, so letter C. Yeah, letter C. Prayer, okay, intercession is praying as directed or energized by the Holy Spirit for others. So, binabayang ka, tinuro ka, at ikaw ay energized, empowered by the Holy Spirit para manalangin para sa iba. Pang-apat, ang intercession, hindi lang ito making our request known by God. Hindi lang ito na yung prayer request ng ibang tao ay dalhin mo sa Panginoon. Hindi lang ganyan yan. It is not just making our request
known to God. But it is literally taking the place of the person for whom you are praying. It is taking the place for the person for whom you are praying. Makikita mo ang example niyan kay Daniel. Nung siya ay nagpe-pray para sa Israel in Daniel chapter 9, inako niya ang kasalanan ng Israel. Nung siya ay nag-intercede doon. Panglima? Anong kaibahan ng prayer warrior at saka intercessors? Matanong ko nga si Gemma. Gemma, anong kaibahan ng prayer warrior at saka ng intercessor? May kaibahan ba yung dalawa? Kung mayroon, ano? Gemma? Gemma? Andiyan ka pa ba? Oh. Ano sa akin, hindi pwede ang mag-iwalayin ang warrior at saka intercession. Okay. Huh? Para sa akin, hindi pwedeng pag-iwalayin ang warrior at saka intercession. Okay. Si Jemima. Jemima, ano masasabi mo? Prayer warriors versus intercessors. Jemima. Apo, Pastor. Ano, may kaibahan ba ang prayer warriors at saka intercessors? At meron na ano? Feeling, Pastor. Feeling, malaking diferensya sa feeling, ano? Oh, sige, ano? Anong diferensya? Diferensya? Oh. Prayer. May diferensya ba yan? Oh, sino yan? Si... Oh, meron ba diferensya? Ano? Ha? Parang... Di isa lang ba yan? Yung pag sinabi natin prayer warrior, yun na ba yung intercessor? Parang hindi, Pastor, nga. Oh, ano nga? Ano nga kaibahan? Prayer warrior. Hindi ko paano eh. Parang hindi ko alam kasi baka parang Pastor ang pagkakaintindi ko at hindi ko rin alam kung tama ako. Ang prayer warriors, ito yung mga warrior, yung parang kat tayo parang ganun. Tapos yung intercessor, yung talaga may gift ng intercession, parang ganun pa ko. Alam. Meron pa bang ibang gustong sumali sa usapan dyan? Si Rems kaya? Si Rems? Rem? Meron ka bang nakikita ang kaibahan sa prayer warrior at intercessor? Para sa akin, Pastor, parang yung prayer warrior, ano siya, nagpa-pray as a group. Pwede. Tapos pag sinabi mo kasing nag-intercessor ka, yun yung ikaw mismo yung yung taong mismong ipinapanalangin mo, inilalapit mo sa Panginoon. Yung prayer warrior naman po is parang pangkalahatan. Yun po, parang di ko alam. Yun yung sa tingin ko po, Pastor. Okay, pakinggan ninyo itong description natin sa prayer warrior. A prayer warrior can pray for something to be done. So meron siyang objective that something will be done without necessarily being willing, okay, for the answer to come through himself. Okay, ulitin ko. Without necessarily being willing
for the answer to come through himself, through the warrior. Okay? And he is not bound. He is not bound to continue on praying until it is answered. So, halimbawa, ako, may nagpapapray sa akin. So, pagpipray ko, Lord, ganito, pagalingin mo si ganito kasi masama ang kanyang kalagayan, ganyan, ganyan, pagpagaling mo siya. Pero yun na lang yun. Hindi ko na iintindihin kung nasagot ba kaagad yung panalangin na yun at hindi ko na, hindi ko consider ang sa aking sarili na bound of, na talagang kailangan makita kong ma-fulfill yung prayer request na yun. Okay? But, an intercessor takes on the responsibility to gain the objective. Talagang hindi titigilan ng isang intercessor hanggat hindi makamtan ang objective. Bago kung ang objective, ang pinagpipray natin ay healing para kay Talpulano, ang isang prayer warrior, pag-pray yan, Lord, pagalingin mo sa Talpulano, and then that's it. Pero ang intercessor, hindi niya titigilan yun hanggat hindi kumilo si Lord para pagalingin si Talpulano. He takes on the responsibility to gain his objective and he can never be free. Bound siya. Hindi siya free sa kabigatan nito hanggat hindi ito sinasagot ng Panginoon. Okay? So talagang ituloy-tuloy niya yun. Talagang gagawin niya yung panalangin hanggang ang kasagutan ay makamtan niya. Yan ang kaibahan ng prayer warrior at saka intercessor. Di ba? Oo, oh, ganun pala. Tay! Maliwanan ba? Ay! Kaya nga sinabi ko kanina, yung pagiging warrior at pagiging intercessor, hindi pwedeng paghiwalayin. Parang ano lang yon, grace sa faith sa pagdating sa salvation. Kasi ang intercession, kailangan may katangian siya bilang warrior. Kasi yan ang mag-ano sa kanya, okay. Okay. Bilang ka warrior. Isang intercessor, isang warrior. Pero ang warrior, pwedeng hindi intercessor. Opo, pero ang intercessor kailangan may katangian na bilang warrior. Kasi ang unang-unang ano ng intercessor ay nandoon kaagad ang pakikipaglaban. Kaya nga pag intercessor. Gemma, ang talagang definition ng intercessor, siya ay isang warrior. Pero pag sinabi mong hindi necessarily na siya ay intercessor, ha? Opo, opo. Pero ang prayer kailangan mayroon siyang katangian bilang warrior kasi nga ang pangunahing na gawain ng intercessor, yun nga yung warfare, yung pakikipaglaban. Kasi hindi ka magiging intercessor kung hindi ka makikipaglaban. Yung nga lang, ang isang intercessor, hindi niya bibitiwan yung concern hanggat hindi masasagot. At tinan nyo, maging kayo, sometimes mayroon ka intercessor kayo, sometimes warrior lang kayo. Tingnan nyo mabuti ang mga ginagawa natin sa buhay. Maraming beses nga, warrior lang tayo. Pagka-pray natin ngayon, kakalimutan na natin yan. Tapos magugulat na lang tayo pag sinabi noong nag-request ng prayer. Sinagot ng prayer ko, ha? Ano ba yung ni-request mo? Kita mo? Pero pinag-pray natin. Nag-intercede tayo. Pero hanggang doon lang. Pero yung isang intercessor, talagang makita natin yan mamaya as we continue our study. Okay? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Opo. Okay, next, Chris. Opo. Mediate. Mediation or to mediate. Okay?
Ano ba tong mediation? Sabi natin sa ating title eh, intercession, mediation. Ano ba tong mediation? So sabi natin, si Kristo ang ating mediator. Siya yung gumigitna between God and man. Okay? So ang isang mediator is someone who pleads another's case for justice or mercy. So, parang parehas lang nung definition ng intercessor, di ba? To plead para sa ibang tao. Yung kanyang, ang mediator kasi, parang ano to, isang legal term. Sa ating kapanahonan, sa hustisya, sa justice system natin, ang mediator natin ay ang ating abogado. May kaso tayo, ang abogado ang nagpi-plea. Ang abogado ang tumatayo para sa akusado. O kung hindi man akusado, sa defendant, yung abogado. So yun ang tinatawag na mediator. Or doon sa ating pag-aaral noong nakaraang dalawang linggo, hindi lang siya mediator, siya ay parakleto. O sa Greek, parakletos. Okay. So to mediate is to plead another's case for justice and mercy. Okay, kasunod? Yan, may nagbanggit dito kanina. Ang pagiging intercessor is both a gift and a ministry. Ito'y isang gift, ito'y isang spiritual gift. So, and it is also a ministry. Kung gift yan, mayroon lang specific person na binibigyan yan. Pero kung siya ay ministry, ibig sabihin, lahat tayo ay kailangan maging intercessor. Kasi pag sinabing ministry, common sa ating lahat. Lahat tayo ay mayroong ministry of intercessor. Hindi natin pwedeng sabihin, wala akong gift of intercession eh. No, we are given the ministry of intercession. Okay? Meron pa ba, Chris, dyan sa parting yan? Meron pa. Ano ba ang effective intercessor? Intercession. What is an effective intercession? Tanungin ko si Kaoming. What is an effective intercession? Pastor, para sa akin, pagiging effective intercessor ay kailangan ikaw mismo, nasa staff at tao, pastor yun eh, na ikaw maniniwala ka doon sa ipagpe-pray mo na sasagutin ng Panginoon. Okay. Dagdagan pa natin. Para effective. Effective intercession involves selfless commitment. A selfless commitment to mediate between God and man so that God's blessings will come for His glory in the world. So ang isang effective intercessor, dalawa ang papel kasi niya eh. Okay? Dadalhin niya sa Diyos yung kahilingan ng tao. At dadalhin naman niya sa tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga si Moses was a very effective intercessor. Dadalhin niya ang kaluwalhatian ng Diyos sa tao at dadalhin niya ang kahilingan ng tao sa Diyos. That is an effective intercessor. Okay? May question ba tungkol sa importansya sa definition ng intercessor? Intercession? Meron bang question dyan? Is there any question about the definition of intercession? Kung wala, let's move on.
The importance of intercession. Ano bang kahalagahan ng intercession? Okay? Una, kaya kailangan ng ang intercession dahil sa mga nangyayari sa ating daigdig. Abay, lalo na sa ating kapanahonan. More so in our times. Ito yung tinatawag nating new normal. In this new normal, ang dami-dami nating dapat na babatahin. Ang dami-dami nating dapat na salungatin. Okay. Because sa ating kapanahonan, laganap ang pandaraya. Ang deception ay lumalaganap. Kasi si Satanas is a deceiving spirit. So ang kanyang ginagamit na pangunahing tool para niya maloko ang mga tao ay deception. To deceive. Kaya nga si Satanas ay father of lies. Siya yung ama ng kasinungalingan. Okay? So sa ating kapanahonan ngayon, ito yung tinatawag nating mga huling araw. Itong mga huling araw, makita natin yung nang kakatotoo na ang sinasabi ni Kristo, okay, doon sa Matthew 24, that there will be war and rumors of war. In the past 10 years, ang grabe ng dami ng mga wars and rumors of wars. Siguro, it's more than the wars and rumors of wars in the last 50 years. So ito lang last 10 years. Nalampasan na yung last 50 years. Ganong katindi ang wars and rumors of war. Sa ating kapanahonan, ang mga governments ay magulo. Governments are in turmoil. Governments are in chaos. Traditions, yung kinalakihan nating traditions, sira na. Bakit? Eh, ito ngang new normal. Sinira na yung mga tradisyon natin eh. Hindi ka na makapagmano. Kailangan. Di ba? Hindi ka makapagsalita openly. Kailangan nakamaskara ka. Naka-face shield ka. Okay? Culture and traditions are being challenged. Culture and traditions are being challenged and discarded. It's sinasantabi. Itinatapon. Okay? Biyahe. Napakabilis ang biyahe ngayon. Bagamat sa ating kapanahonan, mayroong limitation, no? Dahil sa mga lockdowns. Pero mabilis ang biyahe. Compare mo sa 50 years ago, ang bilis ng mga biyahe. Okay? Ang mga discoveries, napakatindi ng mga discoveries in science. Ngayon, pwede na nilang pakiaraman ang DNA mo. Pwede ka nang umorder ng baby. Gusto ko ng baby na ang IQ ay 150. Pwede mong i-order yon. Designer babies ang tawag doon. Papakialaman nila, kukutingtingin nila ang DNA ng tao. Yung tinatawag na nanotechnology. Grabe yan. Dahil ang nanotechnology, ang isang ano, ambawa, yung bakuna na ginagawa na dumaan sa nanotechnology, yung contents ng bakuna na yon ay magpipenetrate hanggang sa pinakamaliit na selula ng iyong katawan. Kaya maging ang iyong personality ay kaya niyang baguhin. At baka may effect yan sa susunod na henerasyon. Dahil magkakaroon ng effect doon sa mga anak ng mga childbearing mothers sa ating kapanahunan. Technology. Napakatindi ng advance ng technology. Yung pag-discovery ng mga weapons of mass destruction. Nagmumultiply ang mga weapons of mass destruction. Exploration ng dagat at saka ng space.
Ang sabi nga, ang dagat daw is the last frontier dito sa daigdig. Kaya matatapos na yung last frontier sa daigdig, magbubukas ng bagong frontier sa space. Ngayon pa lamang meron ng plano na magtayo ng isang colony, man's colony, in Mars. May plano na magtayo ng colony sa Mars. Di ba kalalanding ng rover sa Mars? May plano na magpadala ng tao doon para mag-colonize ng Mars. World development requires that the people of God constantly intercedes. Mag-i-intercede ang people of God. Bakit? Kasi pag walang control yan, mga technology na yan, kung walang control ang science, man will declare himself as God. Man will declare himself as God. Number two, letter B. On the other hand, God is moving in the church. Kumikilos ang Diyos sa church sa ating kapanahonan. Kaya gawa ng Diyos ang lahat ng paraan upang ang kanyang simbahan, lalo na yung mga tutulog-tulog na simbahan, ay kailangan ng gumising. At ang moving ng church is so that ang moving ng God sa church is so that the church will move on to her greater glory. Kinatawag ng Diyos ang simbahan para magiging glorious church. Bakit? Kasi inihahanda na niya ang simbahan para sa kanyang pagbabalik. Tandaan mo, ang babalikan ng church ng Diyos ay isang glorious church, hindi lampa, hindi imbalido, hindi tulog na simbahan. Ang pabalikan niya ay isang glorious, isang conquering church. Kaya kumikilos ang Diyos upang ang simbahan ay maihanda sa kanyang pagbabalik. Ang simbahan sa ngayon is at war. The church is at war with the kingdom of darkness. Anong ginagawa ng kingdom of darkness? Ini-increase ni Satanas ang kanyang atake against the church. Okay? So God is restoring in the church the spirit of truth. Kumikilos ang Diyos para ma-restore ang truth. Pero ang enemy naman ay binubomba ang church. No? Binubomba ang church. Winawasak ng church. Sinusugatan ng mga manggagawa. Winawasak ang mga sistema ng church. At hinahati-hati ang mga simbahan. Yan ang gawain ni Satanas. At sana naman mga kapatid, huwag tayong magpagamit kay Satanas. Huwag tayong magamit para mahati ang simbahan. Huwag tayong magamit para sugatan ng kapwa manggagawa. Huwag tayong magamit ni Satanas para wasakin ang simbahan. Kaya we need the ministry of intercession to carry on the fight para tayo ay magiging up to standard pagdating sa labanan, laban sa kingdom of darkness. Pangatlo, sa pamamagitan ng intercession, okay, maipahayag natin ang ating love and concern para sa isa't isa. Pinagmamalasakit mo yung kapwa mo eh, yung kanyang pangangailangan na hindi niya nakayang dalhin sa Panginoon, ay di na ikaw na ang nagdadala. Makikita ng mundo ngayon na ikaw ay mahal mo ang kapwa mo at may concern ka sa kanyang kapakanan. By this, the world will know that you are my disciples if you love one another. Okay? Faith and trust. In intercession, ipinapahayag din natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Next. Next.
Letter D. Okay. Intercession complies with the desire of God. Ano man desire of God? Pakibasa nga yung Ephesians 6:18 to 19. Sino pa bang hindi ko natawag? Tawag ko na lahat, ano? Ah, BJ, BJ. Ephesians 6:18 and 19. Anong sabi ng Diyos sa Ephesians 6:18 and 19? Ephesians 6:18-19. Ephesians 6, right? Ah. 18 and 19. Wala po. Ha? Wala po. 18. Ephesians 6. With all prayer and request, praying at all times in the Spirit, and being watchful to this end in all perseverance and request for all the saints. Verse 19, on my behalf, that utterance may be given to me in opening my mouth, to make known with boldness the mystery of the good news. Yun ang desire ng Diyos para sa atin. Na ipag-pray natin about isa. So, when we intercede for one another, we are complying with the desires of God. In effect, we will be pleasing God. Okay? Letter E. Intercession changes people and circumstances. Okay? Katina natin si Moses. Oh. Nag-intercede si Moses. In Exodus chapter 32, 11 to 14, si Moses nag-intercede doon sa Exodus 32, 11 to 14 for Israel. In Numbers 12 to 13, siya ay nagpe-pray for Miriam. In Numbers 14, 13 to 19, nagpe-pray siya for Israel, for faithless Israel. Si Elijah, nagpipray siya in 1 Kings verse 17, chapter 17, verse 20-21. Pinagpipray niya yung anak ng widow na nagkasakit at namatay. At ito'y nabuhay. Si Abraham, in Genesis chapter 18, 23-32, nag-intercede siya for Sodom and Gomorrah. Si Ezekiel, sino to? Si Ezekiel, sa Ezekiel chapter 9 verse 8, nag-intercede siya for the people. Si Daniel, in Daniel 9:3-19, nag-intercede siya for his people. Si Ezra, si Nehemiah, the Bible is full of people na nag-intercede for many other things. Okay? So, nakita natin na mahalaga ang intercession. Meron pa tayong topic na principles and aspects of intercession, tapos yung intercessors armor, okay? Tapos yung anong dapat natin gawin pag tayo ay nag-i-intercede. So, ating i-continue yan sa next week. That will be part 2 of our discussion. So, ngayon, ang ating na-take up ay definitions and the importance of intercession. Okay? So for next week, principles and aspects of intercession and the intercessor's armor and what to do. How to do intercession. Okay? So that's ano yan? Importance po may dalawa F sa letter. Mayroon pa ba? Tapusin natin ang importance.
Okay, on the job training. Kanino ba itong on the job training? Ang on the job training dito, ang nag-on the job training to ay simbahan. Ayo. Okay? Bakit? Bakit kailangan may on the job training ang intercession ay on the job training ng church? Kasi ang church nga ay meron siyang papel bilang ano eh, bilang the reigning queen of Christ. Co-reignor siya eh. Co-ruler. So, and rulership involves, okay, interceding for the people in behalf of the people to Christ. So, parang si Esther, di ba? Si Esther, nag-intercede siya para sa Israel doon sa hari. So, kaya nga, ngayon pa lang, nagtitraining na siya para yun ang kanyang gagampanan pagdating na noong bagong kaharian. Okay? Panghuli? When others are unable to pray. May mga times na ikaw mismo hindi ka makapag-pray. Maraming beses yan. Dahil siguro sa kabigatan na iyong dinadanas, daladala mo, hindi ka makapag-pray. Dahil talagang gulong-gulo ang kaisipan mo, hindi ka makapag-pray. So that is when intercessor should come in. Kaya dapat tayo parating naka-attune, nagdi-discern ang ating kaisipan. Tinitingnan kung sino sa mga kapatiran ang ganun. Nagulong-gulo, litong-lito, na hindi na makakapanalangin. Huwag natin i-lockdown kasi talagang may time na ang mga kapatiran ay hindi makakapagpanalangin. Okay? So, parati ta siyang on the alert tayo dyan pagpipray natin. Meron din mga tao na hindi makapagpray kasi nga, example nito, yung isang piloto habang nagpapilot siya ng eroplano ay hindi mo maasahan yan. Lalo na yung isang piloto na nakipaglaban, yung meron siyang kalaban na ibang piloto sa airplane. So, hindi mo maasahang magpipray yun. Ang kanyang kaisipan ay nakafocus doon sa labanan. So, kailangan ng intercessor. Okay? Meron isang pilot nga eh. Ang kanyang aeroplano ay nasusunog na. Nasusunog na yung aeroplano niya. Ano lang naman, maliit na aeroplano, single seater, nasusunog na. So, wala, natataranta na siya eh. Kung anong gagawin niya. So, sigaw siya ng sigaw ng Mayday, Mayday, Mayday. Nasusunog na aeroplano ko. Okay? But itong pilot na ito is actually a missionary. Kasi mayroong mga fellowship of missionary pilots eh. Kasama na dyan si pastor. Sinong pastor nga yun, G? Pastor ano? Sister Christy? Sino yun? Si pastor ano? Kasama yun sa Missionary Captain Pilots Association. Captain po, si Captain Mangawang. Oh, si Captain Mangawang. Captain Mangawang. Yung tatay ni ano pastor yan, ni Pastor Philip. Pastor Philip, di ba? Oh, mga missionary pilots yung mga yan. So, itong pilot na missionary, sunog na yung plano niya. Sigaw siya ng sigaw. Tawag siya ng tawag sa radio. Merong isang intercessor na binigyan ng Lord ng kabigatan sa puso. Binigay yung pangalan nung pilot na yon. Pag intercede mo itong pilot na ito, sabi ng Espiritu Santo sa kanya, dahil nasa panganib ang kanyang buhay. So, lumuhod, nanalangin ang intercessor hanggang sa nakadama siya ng kapanatagan sa kanyang puso. Saka lang siya natulog uli. Kasi gabi na yun eh. So, sa isang conference na nandoon din yung intercessor, isang prayer conference, nandoon yung intercessor, na-attend siya, may isang tao na nag-testimony. Okay, nag-testimony yung isang tao. It turns out yung nag-testimony, yun pala yung piloto noong nasusunog na eroplano. Okay? Na-testimony niya, hindi niya nalaman kung paano siya naka-landing. Sunog na sunog na yung aeroplano niya. Hindi niya nalaman kung paano siya naka-landing. So, itong ano, tandaan yung intercessor ha. Itong intercessor na to, meron kasi siyang prayer journal na mini-maintain.
Kung lalo na yung mga binibigay ni Lord na gigisingin ka, bibigyan ka ng ipapanalangin, minimaintain niya sa journal niya yun. Dala-dala niya yung kanyang journal, lumapit siya doon sa nag-testimony. Tinanong niya, ano po pangalan nila? Sabi ng piloto, itong pangalan ko. Kailan po nangyari yun? Tapos sabi niya, Sir, ikaw pala yung ipinagpa-pray sa akin ng Panginoon. Ito, yung prayer journal ko, nandito yung pangalan mo. Ito yung time na sinasabi mo nung pinag-pray kita. Kito niyo yung kita niyo yung effect ng intercession para doon sa isang taong nanganganib ang buhay. Ha? Kaya nga napakahalaga ng intercession. Marami pang mga kwento tungkol dyan. Hindi lang yan ang kwentong nalaman ko. Hindi yan kwentong kutsero, mga totoong kwento ito eh. Hindi lang yan, madaming kwento tungkol sa mga intercessors na ginigising ni Lord sa gabi para ipanalangin mga misyonaryo, maging mga sundalo, mga manggagawa ng Panginoon, binibigay sa kanila mga pangalan. Ako mismo na ano ko yun eh, naranasan ko yan eh. Nung ako ay nagtatrabaho sa Pasay, at medyo ano na yun, magulo na yung kumpanya, hindi na kami magkasundo nung may-ari. Ako kasi yung pinaka right hand ng may-ari. Hindi na kami magkasundo. Mayroong dumating na mga empleyado galing sa ibang kumpanya. Dumating mga empleyado galing sa kumpanya kasi gagawin silang partner ng aming kumpanya. Tapos nung nag-meeting kami, meeting kasi nga ako nga yung right hand man ng presidente. Meeting. Kung nalaman nila yung pangalan ko, nagkatinginan sila. It turns out na yung palang mga taong yun, mga babae yun eh, mga mananahi, sila pala yung intercessor doon sa kabilang kumpanya. Sila yung mga intercessor. Sabi nila, kayo pala Mr. Lasaka. Bakit kaya isang prayer intercession namin doon sa kabilang kumpanya, binigay sa amin ang pangalan nyo at ipag-intercede daw namin kayo. So, wala akong kamalay-malay. Meron palang isang grupo na nagpipray para doon sa ano, kasi nga magulo na doon sa aming kumpanya. Okay? So, ang Panginoon kumikilos eh sa mga pagkakataon na hindi nga natin alam. Pero tumutulong siya sa atin, gumagamit siya ng mga intercessor. Kaya napakahalaga ng intercession. Huwag nating mamaliitin ang intercession. Sana sa ating pag-aaral ngayong gabi ay matatak sa ating kaisipan yan. Napaka-importante ng gawaing intercession sa body of Christ. Okay? May katanungan ba? Pastor, ako po. Yes. Is it necessarily, Pastor, na malaman mong tao na siya ipinag-intercede mo or after na makakita yung result ng pag-pray sa kanya malaman? Hindi, ang mahalaga pa, Oming, na i-record mo yun sa iyong prayer journal. Kasi maaring mamimit mo yung tao, maaring naman din hindi. Pag mamimit mo yung tao, magkakwentuhan kayo, napakagandang testimony para sa Panginoon. Diba? Pwede rin hindi naman mamimit. Ano na lang. Pwede hindi rin mamimit. Okay po. Basta naka-record sa journal. Mahalaga nga kaya in-emphasize ko yun. Pag ang isang prayer intercessor o prayer warrior man lang, dapat may journal talaga tayo. Isang magandang ugali yung mag-journal ka. Meron ka talagang journal na mini-maintain para sa iyong mga prayer request. Okay? Other questions? Any other questions? Wala nang question. Pwede pang mahilingan, Sister Christy, para sa ating closing prayer? Okay po, sige po. Baka Sister Christy, meron sila mga specific prayer request, sama na natin. Meron ba kayong mga prayer request dyan? Pasama natin kay Sister Christy. Prayer request po, sino po ang mag-request?
No more? DJ, meron ka? Ako din mayroon. Yung makakuha si Michelle, may nakita siyang travel na makakuha ng passport na RAS na agency for 7 days. Idadaan mo sa agency, James, yung pagkuha ng passport? Yun talaga ang trabaho nila. Yung lalo na yung ano, mamaya nga i-send ko kay Chris para baka familiar siya dyan. Again. 7 days lang makuha daw at sa, ang bayad ay 1,800. Sister James, itry mo nga DFA Batangas. Ay, natingnan na po ni Chris. Okay. Okay, sama na lang natin sa prayer natin. Si Michelle makakuha ng ano, makatulong niya sa pagkuha ng passport. No more? Meron pa bang iba? Prayer request? Sa ulo nila, kopya at ano? Ano na? Ayan. Complete healing sa mga puno? Nila. Ubo. Ah, ubo. Ubo. Ubo po sa kanigi kalpiyo. Wala na ba po? Pwede na po tayo mag-ano? Continuous pala natin na ano? Pag-pray si Ate Senia at saka si Ate Lenya. Ah, okay. Si Jing, mayroon siyang chinat na ano, ubo daw, ubo, si Jing. Opo, opo, si Hope at saka si Alfeo. Ah, okay. Ako rin, medyo may ubo din ako, Sister Christy. Opo. Sama muna rin ako. Yes po. Okay, let's start na po. Ama namin Diyos sa langit, marami pong salamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, Panginoon, na kami po ay inalaw mo, Lord God, na makapag-aral ng ganitong mga topics about intercession, na napaka isang bagay, Panginoon, na nais mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, at isang kongregasyon na magkaroon, Panginoon, ng mga nakatalagang mga miyembro, Panginoon, ng ministry nila, Panginoon, ang interceding, Lord God. Sapagkat, Panginoon, napakahalaga nga nito, Lord, sapagkat maraming mga kapatiran, Lord God, ang nangangailangan ng mga panalangin, Panginoon. Kung kaya, Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang CBCM families, Lord God, CBCM members, Lord, ang mga staff po, Panginoon, ng CBCM, leaders, Lord God, na tunay, Lord, po, Panginoon, sa mga nakatalaga na nga po, Panginoon, ng mga intercessors, Lord, mag-raise ka pa po, Panginoon, ng mga panibagong mga miyembro na maaabot, Panginoon, ng ministry ito, upang sa gayon ay lalong maging matagumpay, Panginoon, ang madala namin sa iyong paanan, Lord, ang mga kahilingan namin, Lord God. At salamat po, Panginoon, dahil ito po ay isang gift, ito po ay isang ministry na tunay, Lord, napakahalaga, Panginoon, na maganap pa, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, ang tungkol ito. At patuloy, Lord, na kami ay nagpapasalamat din dahil ang Pastor Hour, Lord God, na ginaganap sa tuwing Tuesday at 7:30, Lord, ay napakahalagang gawain. Kaya idinadalangin namin, Panginoon, na hindi lamang po ang mga regular attendees na ito, Lord, ang sa tuwing sasapit ang araw na ito, ang mag-a-attend, Panginoon. Lord, ma-encourage po, Panginoon, ang aming mga iba pang mga miyembro, Panginoon, ng church na ito, ng CBCM, at mga iba pa namin mga kaibigan, upang, Lord, maging lalong maging malalim, Panginoon, ang pag-unawa namin sa iyong mga salita.
Lord, ito po ay napakahalaga at napakalaking pasalamat namin. We are so grateful, Lord God, sapagkat bihira, Panginoon, ang church na may katulad ng ganito. At salamat po sa buhay na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa aming pastor, sa kanyang diligence, Lord God, sa kanyang puso, Panginoon, na ibinababa ang mga kaalaman na ito sa kanyang mga anak, sa kanyang mga nasasakupan, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay labis naming pinahahalagahan at dalangin ko, Panginoon, na ito po ay makita, Panginoon, at maunawaan ng lahat ng miyembro ng CBCM ang kahalagahan, Panginoon, ng gawaing ito, pati na rin ang oras at pagod at effort, Lord, na ibinibigay ng aming butihing pastor para sa gawain ito, Lord. Salamat po. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin, Lord, na hindi lamang po ang mga numerong ito, ang mga pangalang ito na naririto ngayon, Lord God, kundi madagdagan pa po, Panginoon, upang lalong lumago, Panginoon, ang mga gawain, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, ang gawain ito na Pastor's Hour, kundi ang iba pa pong mga gawain katulad ng drone prayer, katulad po, Panginoon, ng prayer meeting, at gayon din, Panginoon, ng worship service po, Panginoon. Lord, samahan kami ng iyong banal na espiritu sa mga bagay na ito na aming ginagawa, at patuloy pa po, Panginoon, palakasin mo po at ang katawan, Panginoon, at ang kakayahan, Panginoon, ng aming pastor upang maganap niya, Panginoon, ang kanyang mga tungkulin, Panginoong Jesus. At patuloy, Lord God, na kami dumalapit sa iyo, idinadalangin namin ang kalagayan, Panginoon, ni Michelle. Lord, siya po ay as soon as possible ay nagnanais po siya, ang desire ng heart niya, Panginoon, ay makakuha po, Panginoon, ng passport sa lalong madaling panahon. Kaya, Panginoon, ibigyan mo po siya ng idea po, Panginoon. Bigyan mo rin po siya ng mga kaalaman at mga tao na pwede po, Panginoon, makatulong sa kanya upang, Lord, siya po sa lalong madaling panahon, Lord, ay makakuha po ng passport, Lord. Yours ang kalooban mo, Panginoon, ang maganap, Panginoon. Ang lahat ay maging legal at ang lahat ay maging madali, Panginoon, para sa pagkuha ng passport ni Michelle. At ibigay mo rin po, Panginoon, ang financial provision para sa kanya, Lord God. Maging ang kanyang kalusugan, Panginoon, lalong-lalo na sa pagkuha niya, Panginoon, ng kanyang medical po, Panginoon, na kinakailangan niya po itong mapasa upang maging physically fit siya, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho doon sa Bahamas, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kalooban mo ang maganap, Panginoon, at sa biyaya, Panginoon, ang pag-ibig mo kay Michelle, Panginoon, at sa kanyang mga anak, Panginoon, ang lahat ng ito ay magaganap, Lord. At marami pong salamat din, at sapagkat madadala namin ang kalagayan ng aming mga kapatid na may mga ubo, Panginoon, katulad ni Pastor, katulad ni Alfeo at ni Hope, Lord. At salamat sa mga na iniinom na mga gamot or mga herbal or water therapy po, Panginoon, na pwedeng magamit, Panginoon, upang hindi lamang po maibsan, Panginoon, ang mga ubo, kundi complete healing po, Panginoon, sapagkat ikaw, Lord, ang aming Jehovah Rapha, Lord. At maging si Sister Seni at si Sister Hania, Lord, sila po ay may edad na, mga seniors po sila, Panginoon. Kung kaya, Panginoon, ang kanilang, maging si Pastor nga po, Panginoon, ay senior na, Lord, ang mga anak mo pong ito ay dinadalangin namin sapagkat ang mga katawan nila ay vulnerable, Panginoon, sa mga sakit, Lord. Maging ang dalawang bata na si Alfeo at si Hope, vulnerable din sila, Panginoon, sa karamdaman. Kaya, Lord, bigyan mo po sila ng immunization po, Panginoon, resistance po, Panginoon, against illnesses, Panginoon, at complete healing po, Lord God. Pagaanin mo po ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon, at lalong-lalo na sa gabing ito ng kanilang pagpapahinga, Panginoon, ay magkaroon sila, Lord God, ng maayos na pagpapahinga, maayos sa pagtulog, at kinabukasan, Panginoon, ay tunay, Lord, ang iyong pagpapagaling ay kanilang maranasan, Panginoon.
Lord, sa amin, sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Patnubayan mo po, Panginoon, ang aming gabi ito sa aming pagtulog at ang aming mga pamilya, ang aming mga miyembro ng aming pamilya, Lord. Pagpalain mo po kaming lahat at lahat ng Panginoon na nasasakupan ng CBCM, Lord God. Ingatan mo po, Panginoon, aming mga tahanan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga negosyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoong Jesus. At ang aming mga tinatangkilik, Panginoon, ikaw patuloy na mag-iingat para rito. Panginoon, ang paglago nito, Panginoon, upang, Lord, magampanan namin, Lord God, ang aming tungkulin din sa iyo na tunay maibigay namin ang mga para sa iyo, Lord God. At tunay maipakita namin, Lord God, dito sa mundo, Lord God, sa aming community, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na buhay, ikaw ang aming Diyos na tunay na mananagumpay at kami magtatagumpay, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa aming mga, salamat din po sa mga topics, Panginoon, ito, mga subject matter na ito na aming napag-aralan, Panginoon. At ito, Panginoon, ay tunay na mabaon namin at ito ay magampanan namin, Panginoon, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.